kang Hylos with the revitalized tapos may kasamang Uranus. Eh, napakahirap ng patayin niya. Now they're going to kill that one out. Baka siguro tapos nang gamitin ng NX Predator yung skills nila, buhay pa yung BSB. And on the other side naman, meron naman ding Angela Ling. Alam naman natin, pinakita to sa atin within the MPL playoffs plus the Natalia as well na napakahirap din kalaban. So, para sa akin, patas to. Pagalingan na lang din muna sila dito para sa game number 3. Let's go! Pakilala na natin dito. NX Predator solid. Yawi ng mundo for this Kufra. Renny J naman for this Tams. H2O naman for this Ling. MB for Angela. At Chester for this Natalia. Now, si Trix na gagamit ng ating Valir dito. Ana on this Xbox. Shiner Cutie para dito sa kanyang carry. Cap 1 on this Hylos. At si Wilson naman ang gagamit ng ating Uranus. At ganon pa rin ang rotasyon ng BSB. Aggressive sila dito. Jesus taking the blue buff dito pero pumalag. Ata dito ang ating next Predator. Sorry, look at the spam gamit from BSB. Pero naka-first blood dito si paring MB. Double kill ang naibigay dito kay paring Drake. Ladies and gentlemen, all to ang ating score. Pero yep, gusto pa ata umisa dito. Paring Wilson, hinahabol dito sa paring H2. So disengage na lang. Napakagandang agap. Nasuntukan gaming para dito sa both teams na to, Kuya Zeus. Exactly. And for this mga kaibigan, tutok agad ang ating score. Napakaaga nga din naman nun, mga kaibigan. At eto na, ako po, si Chester dito, wala na lang din buhay. Trying to escape, nadali lang din at nakuha dito ng kill, mga besties. BSB is now on the lead pagdating sa killing score. Nako, 300 gold lead lang din ang meron sila. Di pa naman ganun ka-big deal yan eh. Madali pa naman ding habulin, mga kaibigan. Especially, wala pa din naman tower, wala pa din naman turtle. So far, pagandahan lang muna sila dito ng bitaw or other than that, secure muna nila yung buffs and crab coins, most likely unahan mag level 4 kumbaga. So dun muna ang pinaka papapansin nga natin dito, tama nga doon si Quizus, kaya kailangan dito disiplinang matatag muna makapagsuntukan kung magkamali kasi sila dito. Pag nag-snowball dito si paring H2, magiging delikado. Pag nag-snowball naman isang carry dito, yun masakit eh. Carry is carry. Kung sino man ang poprota sa kanya dito, magiging masakit. Pero yun ang ay sinasabi natin. Napakagandang first kill coming from Yawe and Down. Taking down doon yung dalawang member dito. At isasama pa nga ata dito si paring expert. Look at the ultimate coming from H2. Aggressive play ang naipakita talaga nila dito. Medyo naging masama yun na execution para sa BSB. Medyo hindi mo pwede palagan yun eh. Medyo na-eagle sila doon or mispositioned, mga kaibigan. Nakalimutan nila na tulad ng sinabi ko, unahang mag-level 4. Pero knowing the fact na level 4 na si Ling, eh dumisplay pa din sila doon sa bushes and that makes them difficult for to fight against the NX Predator. Kapos-kapos sila eh, kulang-kulang. And for this, ayun, naku po, nakita pat with the stun for H2O. Medyo disengage na lang din. Turtle, andi dito na rin. It's now up on our game time. So, pwede nang kunin to ng kahit sino man. Pero for now, eh talagang ayaw muna bigyan ng BSB ang NX Predator solid with the blue buff para kay Ling. Alam natin, napakalaking factor niyan. Pero eto na lang din, mga kaibigan, na pa-ultimate na. Lalaban pa lang din. Shadow Cutie has been taken down. Laban niya lang din. Si Yawi ng mundo. Pero yun sa kabilang banda, Drix with a double kill para kay Chester pa. Lalaban na lang. Cap 1. Trying to escape, pero yun nga lang. At tatlo na ang patay dito. 3-on-3, 2-on-2 na lang din. Mga kaibigan, ang bakbakan dito. All in, all out na. Sino ba ang mamamatay? Wala triple kill pa para kay Wilson. 1-on-1, mga kaibigan. Ang natitira, 4 ang patay sa BSB at 4 din ang patay on the side of NXP Predator Solid. 3-minute game time pa lang tayo. 9-7 na ang score. Napakalupit ng sagot doon ng BSB. Hindi siya natakot. Having si Ana nga naman dito ang expert. Magpo-first kill ka lang nga naman eh. Baga masusustain mo yung ating fight. Pero ang maganda lang doon sa ating next Predator Solid, na takedown nila ng kauna-unahan doon si paring Shider Cutie kanina. So, having a 0-3 KDA dito, medyo mahirapan na umangat ng build ng items, makakuha ng priority items dito si paring Shider Cutie. Pero si Wilson pa rin, kanina naging ano na to eh, mayaman. Paring Wilson doon sa ating game 1. At ngayon, siya na naman yung mayaman dito sa ating game 3. Kaya nga, grabe mga kaibigan. That, if you're going to take a look, talagang space created para sa kanya to. At space created din para sa kanya mga teammates. Na halos talagang sa kanya na fo-focus yung NXP Predator Solid na wait. Teka lang, kakaibang mag-Uranus to. Ha. Hindi pwedeng pabayaan to. Kailangan from time to time, inaasikaso, inaareglo natin ang Uranus dito ni Kuya Wilson. Look at the standing, 4-0-2. Grabe naman din mga kaibigan. Pero sa bagay, well, expected na rin naman natin yan. Kasi si Wilson, nasa kanya yung weapon ng
execute. So most likely pag naka-execute ka tapos wala kang napapatay, eh napaka-grabbing hina mo naman noon. Pero this time syempre dahil naka-execute siya, expect na natin din syempre na yung mga most kills ng kanilang team fight sa kanya mapupunta. Chester dito ayun lang, napakalalim lang din naman noon mga kaibigan. 1-1 ang trade lang din doon, pero yun si Yawi lang din nadali sa bottom lane. Uy. Nadali si paring Yawi at nadali din doon si paring Chester. Pero si paring Chester hinabol niya si paring Ana para mapatay doon. So parang counter-initiate niya doon sa team fight na yun. Yun nga lang ang masama dito, Yawi wala dito sa team fight na mangyayari dito sa may banda turtle. Sumanib na si paring MB kay paring H2. Ooh. Sino nga kaya makakuha? Nice. Pero paring Kari ang nakakuha. Out na lang muna dito. Glorious Pathway inilatag para mahabol ng dalawang membro dito ng ating next paper later solid. Pero out na lang din. Tagumpay ang pagkuha ng ating second turtle, if I'm not mistaken, para dito sa ating laban. Pero ito, first tower ata dito sa middle lane ang makukuha. To the backline naman dito si paring Wilson na naman. Ang ganda ng execute. Patay dito na naman si paring Chester. Look at that. First tower ang nakuha ng BSB. Yung pinaka-importanting tower sa middle lane ang nakuha, Kuya Zeus. Oo, parehas sila. Parehas lang din naman sila dito. Basag na rin naman ang middle tower dito ng BSB and also for the NX Predator Solid as well. So this time na open na ang mga invasion of buffs most likely. Mas pinadali. Kasi pwede ka na dumaan sa gitna, pwede ka dumaan sa kabilang side para lang i-invade ang blue buff nila dito. Pero so far, so good. 10-10 ang ating score lang mga BSB dito. Pagdating sa Golden 6-minute game time tayo, grabe si Wilson up until now talagang talagang nagbibigay pa rin ng pressure dito sa NX Predator Solid na hindi siya pwede talagang i-consider na baliwalain. Kasi pag binaliwalaan ako po, mamaya-maya magiging ano yan, magiging tinik yan ng NX Predator Solid. Kaya eto na, speaking of pagbaliwala kay Chester, mga kaibigan, talagang finul force na. Apat ang gustong humabol sa kanya, binitawan na rin ng mga ultimate, tatlo na ang na-burn, pero look at that, apandami pa ng isa. Naku po, napag monster kill pa, another one, Wilson trying to escape against these three members of BSB, of NXP, and yun, patay lang din naman siya, shutdown has been initiated for that Uranus. Napakaganda ng plano doon ng BSB, Kuya Zeus, yung buy time na ibigay ni paring Wilson. Pakaganda, nakagawa ng gameplay dun sa may bandang taas mga BSB at nakakuha. Look at the tower na nakuha nila. Medyo sila ang may control guys ating mapa. And H2O, inilalaban na lang yung bottom lane para makapag-farm siya dun sa bottom lane. Kasi yun yung inararo ni ni paring Wilson kanina. Yung buy time talaga, nag-react doon yung tatlong member dito at nakakuha pa ng casualty, which is si Chester doon kanina. So napakagandang ginawa doon na gameplay ni paring Wilson. And look at that. Now, Shider Cutie, the rest of the member of BSB makukuha yung turtle dito. Now, medyo nagiging play safe ngayon dito ang next play Predator Solid sa ganitong stage of the game, Kuya Zeus. No, tama ka dyan na Kuya Toriyama. Pero eto na naman, talagang ayaw pa rin bigyan ng BSB ang blue buff kay Ling. At it's a big factor yun. Tulad sinabi natin, napaka-energy consuming ng skills dito ni Ling. At pag wala siyang blue buff, eh most likely, laging ubus din ang mana niya dito. Pero look at that, nakapag-secure din naman siya dun. Nakaagad ng kanyang blue buff with that retribution. Plus, the kill nga lang din sa kabilang banda, Chester sacrifices that life. Pero yun, another setup play para kay Yawi, ladies and gents. Either dito, napatay kaagad ang kanilang carry with that damage dealer. Another one si Yawi for a trade. Pero si Ling dito with that Angela, mga bestie, walang napala ng konti. Nalagasan din sila. Either lang ang kanilang napatay din doon for a trade of of Kufra. Another one si Wilson dito, makunachi yan. Hindi biru yan, ladies and gents. Takas na lang din muna. And Rene J dito, yung blue buff. I mean, sa bagay, tinakbo niya lang o tinaboy niya lang din si Wilson para hindi nga naman maagaw yung red buff o orange buff dito no niling mamaya. Maka naman dyan. So, mapapansin natin dito paring H2 nasasaktan sa init na ibinibigay na apoy dito ni paring Drix at ni paring Ana. Combination nga naman Jesus ang meron lineup dito ng ating BSB. And now, mapapansin natin paring H2O tamang hanap-hanap lang na mapaparm dito. And now, paring Wilson, look at that. Trying to buy time na naman dito. Ooh! What a gameplay dito. Buy time na naman ang ginagawa niya dito. Talaga pumapalag si paring Wilson. Inapat na nga. Sabi nga natin, walang kunat sa madami. Taking down si paring Wilson dito. Minus one para sa lineup ng BSB dito. All 13 ang ating score. Parehas pa yung gold team. Kauntian lang yung lamang. BSB. Oo, napatas na patas mga kaibigan. Talagang may gustong patunayan sa isa't isa. Pero lamang lang din naman ng BSB for a tower and for a gold. Nang slight lang, isang tower lang naman ang lamang nila sa gold. Halos 500 lang din ang lamang ng BSB dito. Magkamali dito, laki pa ng factor mga kaibigan. Pero ito na, pumasok na naman mga kaibigan. Oh, sa Angela Ling, naku po, gusto din pestihin. Si Drix dito, ang unang agad naging casualty. Look at that mga pre, Shider Cutie trying to escape. Pero no, with the stand of Kufra, good sacrifice na lang din. Dalawa ang
naging patay onto the trade of Just Kufra and it's a tank pa. High priority target ang nakuha doon ng NX Predator to Solid, which is si Shider QT. Standing ni Shider ngayon, 156, medyo tagi leads ng konti. Pero, uy, ibang item selection ni ano dito, ha, ni Shider, inuna niya yung Wind of Nature, mga bestie wap. Survivability over damage ang kanyang pinakita. Yun nga lang, yung survivability na to, yung Wind of Nature, 60 seconds yata ang cooldown neto. So, napakatagal din bago mo yan magagamit. If ever na gusto mo mag-survive, eh, once in a minute mo lang magagamit. Compared naman sa Endless Battle, na from time to time, eh, talagang pwestuhan lang ang kailangan may consider. Damage is real na. Maka naman dyan, Kuya Zeus. So, yun nga, medyo hindi natin mararamdaman mga ganitong items ating isang carry dito sa lineup ng BSB. Uh-huh. So, siguro ang maganda lang sa kanila dito nga, kapag kasama na si Patrick Wilson, eh yung taong kukuha ng amount of damage na maibibigay ng Next Wave Predator Solid. Tapos yung spam na maibibigay, hindi ka talaga makakagalaw dito sa... Hindi mo kaya masustain masyado dito si Ana at saka si Paring Drix dito eh. Hmm. Automatic, si Paring Wilson... Mapunachi na nga dito tapos yung mabibigay na spam skill ng Exburg at saka ng isang Valir eh doon lang sila lumalaban kasi hindi nga nila masyado pa na asahan dito si Shider QT. Pero ladies and gentlemen, mapansin natin pare Chester makukuha na naman ata dito minus 1 para dito sa Next Paper Leader Solid. Meron na tayong Lord 1 dito at ang inihintay nila ata dito kung sakasakali mga Lord 2 na to kasi mag 12 minutes na eh. Pero ito papalagan ata to ng ating BSB, pero si paring H2 doon sa may bandang bottom lane. No, the, together with Kuya Wilson, makakuha pa ata ng inhibitor turret, ladies and gentlemen. Ako po, makaganda na ano gameplay. Naman, backup na muna din kaagad dito mga IBK. Lord has been taken or secured by BSB. Pero yun nga lang mga pre, baka maubos sila dito. H2 was still at full bar. Laban na lang, mega kill pa. Gusto pang mandamay. Ayun, si Shider nakita lang dito inabutan ni H2. Oh, grabe, the clean up message is here. Pero yun nga lang, the problem is... Nakuha ng BSB ang Lord. Ayun pa si Wilson, wala ng buhay. Naku, ayaw tigilan. Parang butong pakwan. Pero tuloy-tuloy pa din ang boxing dun. Na apat ang namatay on the side of BSB. At dalawa lang ang napatay dito sa NXP Predator Solid. Uy, pero may Lord. Maganda nga sagot lang to ng BSB, Kuya Zeus, ay nakuha na nga nila. Oh. Ating Lord 1. Pero yung gandang gameplay, di nila napansin ano? Taking the inhibitor turret dun sa may bandang baba. Tapos ang bilis ng sagot niya dun. At apat nga yun napadapa dun. Paring H2. What a good counter para dun sa Next Wave Predator Solid. Kung baga sabi nila dun, sige sa inyo na yung Lord. Pero tingnan nyo yung base nyo nabutasan to ni Paring H2. And now that item just to counter dito si Paring Wilson. Counter na to ni Paring H2. So kaya-kaya niya nang palaga dito si Paring Wilson kung sakali mang mamaya. Oo. Na magkakaroon ulit ng clash. Tama ka dyan na Kuya Toriyama. And item check na muna rin tayo dito. Saglit lang isang mabilis na babaita natin mga ibigan. Naku, si ano din pala si Thams, naka si Holbert na lang din. So if ever na magkasabayan sila dito ni Wilson, eh, countered out na rin yung healing capability. Or di naman totally counter but still lessen na agad ang healing capability dito ni Kuya Wilson natin mga besties. And on the other side, for BSB naman, carry dito, heto na, online na rin ang kanyang endless battle, medyo nahuli nga lang, ngayon pa din nabuo. 267 ang kanyang standing so far. Kaya pa din naman yan, medyo delayed lang din ang kanyang farming. Pero grabe ang gold dito ni H2 at 12k, halos. Pwedeng magpalit-palit na ng item to if ever. Benta Raptor machete palit ano to, or sapatos. Payaman dito payaman, si Paring H2 pero BSB. Paring Ana taking down. Minus 1 dito ang ating BSB. Shider QT trying to engage dito. Makagante pero di na lang dead. Yun yung maganda eh. Nakakita sila ng may kahit konting mahiwalay dito sa mapa. Papasukin at papasukin ni H2 at naandun para protektahan siya si paring MB at saka si paring Chester. Ito na nga yung ating clash na hinahanap. Glorious one way. Tempest of play na ilatag ni paring H2 pero disengage siya lang. Pero paring Yawi, niyakap yung dalawa. Sabay pasok ni paring H2 na nakasarib dito si paring MB. Tagilid ang laban. Tatlo ang wala. Sa BSC, paring kapag disengage siya lang. Pero sa likod, tropa peeps, naku po. Nakuha si paring Uranus. Si Rene J hindi lang din napapansin sa kabilang bandaan. Naku po, ayun. Keep them busy and Rene J will do the rest. With that, NXP Predator Solid will get the 2-1 score against BSB.